Isang environmental group ang halos dalawang dekada nang naglilinis ng dalampasigan ng Pilipinas. At hindi po nagmimintis sa tuwing may cleanup sila, tone-toneladang basura ang kanilang nakukuha. Kulang nga ba sa disiplina ang mga Pilipino? Si Cesar Apolinario on assignment. Plastic bottle caps, lighter at kung ano-ano pang basura, yan ang nakuha sa loob ng tiyan ng gansang ito. Ang mga nakuhang basurang ito raw, nagpapakita kung gaano karumi ang ating karagatan. Ito ang dahilan sa likod ng paglulunsad ng grupong Ocean Conservancy ng Coastal Cleanup. Dinala naman nila dito sa Pilipinas noong 1994. Sa kabila ng mahigit 100 toneladang basurang nahakot ng Philippine Coast Guard Auxiliary ng National Capital Region, ito lang nakaraang linggo, kakarampot lang daw ito sa dami ng basura natin dito pa lang sa Metro Manila. At talagang tuloy-tuloy ang basura, pero kung hindi po sa mga ganitong aktibidades, sino naman ang tutulong? Marami ang nakibahagi sa paglilinis, kabilang na ang iba't ibang organisasyon at mga eskwelahan. Gulat na gulat nga ang mga estudyante sa dami ng basurang tumambad sa kanila. Noong una po, akala namin, yung parang onti lang po, noong nakita na po namin, noong lumuso na po kami, hindi po namin ina-expect na sobrang dami po ng basura. Super severe na siya, super dami na, hindi to malilinis ng isang linisan. Kung lahat lang ng Filipinos magdadampot ng basura dito, no, no, ma-realize sila na masamang magtapon ng basura kasi mahirap magdampot ng kalat. Kumbaga, tayo dito yung nagdadampot ng basura ng mga ibang Pilipinong nagtapon. Sa datos ng Department of Environment and Natural Resources, 8,000 toneladang basura ang nakukuha sa Metro Manila araw-araw. Kung susumahin, 30,000 tonelada naman ng basura ang itinatapon ng buong bansa. 70% lang ng basura ang nakokolekta habang ang natitirang 30% ay napupunta sa mga estero at ilog. Ayon kay DNR Secretary Ramon Pae, kakulangan sa disiplina ang ugat ng problema. Para masolusyonan ang gabundok na problema sa basura, mungkahin niyang puspusang ipatupad ang Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na nag-oobliga sa mga tahanan na ibukod ng tama ang basura at magpataw daw ng mas malupit na parusa sa mga pasaway. Pag hindi nag-segregate, huwag i-collect ang basura. At pag sila'y talagang hindi tumupad, i-penalize na natin. At pag hindi pa talaga tumupad, pwedeng penalty ng kulong. May ilang lugar na rin namang nagkukusa para maibsan ang problema sa basura, tulad ng Muntinlupa City na ipinagbawal ang paggamit ng plastic bag at styro sa lahat ng pamilihan. Bunsod raw ito ng sinapit ng kanilang lugar noong Bagyong Ondoy noong 2009. 3 months, mahigit. Binaha kami rito. Doon nakita nung mayor namin yung basura, yung plastic, na talagang halos lahat plastic yung makikita mo na nakaluta. At tila epektibo naman ang ordinansa dahil nabawasan daw ang kanilang basura mula sa dating 60 tonelada, naging 52 tonelada na lang. Kaya maging ang ibang lugar tulad ng Antipolo, Batangas, Binyan, Los Baños, Burgos, Carmona, Imus, Infanta, Lukban at Santa Barbara nakisali na rin. Tamang preparasyon at sapat na impormasyon lang daw ang kailangan para ganahan ang mga tao na makiisa sa ganitong klaseng proyekto. Kami namigay ng leaflets, nakipag-dial kami sa kanila. Then nakita nila naman yung mga propaganda. So nung nag-start kami noong January 18, no, tong this year, no, hindi naman kami nahirapan. Mga consumer, may dala na sila sarili nilang bag tsaka yung bayong. Kung ayaw mong ang basurang itinapon mo, bumalik din sa'yo, simulan mo sa sariling bakuran ang disiplina at responsabling pagtapon ng basura. Cesar Apolinario, GMA News.